pinakamainit na tapatan, jaw-dropping plays, umaatikabong bakbakan, at mga latest updates sa mundo ng sports. MBC Network News Matchpoint. Sa mundo ng basketball, nakuha ng Gilas Pilipinas ang ikalawang sunod nitong panalo sa 19th Asian Games kontra sa koponan ng Thailand. Sa first quarter ng laro, git-gitan ang laban sa pagitan ng Gilas at pambato ng Thailand. Ngunit sa third quarter, nagkaroon ng chance ang Philippine Men's National Basketball Team na makapagtala ng malaking double-digit advantage with 68-50. Pero sa pagsisimula ng fourth quarter, ay agad tumugon ng Thais forcing a 13-0 run, cutting the score to single-digit 68-63. Hindi naman ito hinayaan ng Gilas at binasag ni Ange Kuwame ang momentum ng kalaban with hot shooting Justin Brownlee, leading the second win streak for the Philippine team with 87-72 final score. Sa kabila ng kanyang injury, nakapagtala si Brownlee ng impressive performance with huge 22 points and 15 rebounds, habang si CJ Perez naman ay nakapagbigay ng 16 points. Top scorer naman ng Thailand sina Tyler Lam with 29 points at Frederick Lish with 22 points. Dahil sa pagkapanalong ito, pasok na ang Gilas sa next phase ng torneo. Pero bago ito, makakatapat muna ng Philippine team ang Jordan. Ang koponang pinangungunahan ni Talk and Text import Ronde Hollis Jefferson sa Sabado. Sa mundo pa rin ng basketball, lilipat ang All-Star guard na si Damian Lillard sa Milwaukee Bucks bilang parte ng 3-team trade kasama ang Phoenix Suns at Portland Trail Blazers. Sa magaganap na trade, makukuha ng Bucks si Lillard, habang matatanggap ng Blazers ang mga manlalarong sina DeAndre Ayton at Tumani Kamara mula Suns, si Drew Holiday at ang 2029 first round pick ng Bucks at dalawang first round pick swaps sa Bucks sa taong 2028 at 2030. Samantala, makukuha naman ng Phoenix Suns si Grayson Allen mula Bucks at ang tatlong manlalaro ng Blazers na sila Keon Johnson, Nasir Little at Joseph Nurkic. Makakasama ni Lillard ang former two-time Kia MVP na si Giannis Antetokounmpo sa Bucks para muling subukang masungkit ang kampiyonato na naging mailap simula noong 2021. Si Lillard ay 7-time All-NBA selection at parte ng NBA's 75th anniversary team. Naglalaro ito with an average of 32.2 points per game at siya rin ang tinaguri ang all-time leading scorer sa Blazers history last season. Samantala, sa mundo naman ng Wushu, tuloy-tuloy ang pagdumina ng Pilipinas sa Wushu matapos maiuwi ng 2015 World Sanda Championship title holder na si Ernel Mandal ang unang silver ng Pilipinas sa 19th Hangzhou Asian Games. Pasok sa final si Mandal ngunit nabigong makuha ang gold sa kamay ni Chinese home bet Haidong Jiang sa men's 56kg Wushu with 2-0 score. Ito na ang ika-apat na medalyang nakuha ng Pilipinas sa Wushu sa kasalukuyang torneo matapos makasungkit ng pare-parehong bronze nila Gideon Fred Padua, Clemente Tabugara Jr. at Jones Inso. Samantala, naiangat naman ng Filipina tennis ace na si Alex Ayala ang medalya ng Pilipinas sa 6 nang makasungkit ito ng bronze. Nabigo itong makapasok sa finals nang matalo sa world number 23 na si Zheng Qinwen ng China with 6-1, 6-7 at 6-3 loss. Kasabay ng pag-angat ng medalya ay ang pag-usad ng Pilipinas sa ranking from 27 to 24th spot. At yan ang match point mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Mili Borja, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!